Sulay ang nagdurugtong sa ating daan para makarating tayo sa paroroonan. Pero paanong ang lalaki na dating nakatira sa ilalim ng tulay na kanyang naging tahanan, ang siya na ngayong nagsisilbing tulay para sa mga tao naman na gustong mabago ang buhay at umasenso tulad niya? Tunay na karanasan po ito ng isang dating palaboy. Ngayon ay isa ng negosyante na tumutulong. Ano nga bang meron sa tulay sa tagumpay? Dating ako, nakaatira sa ilalim ng tulay, at ngayon, ako na yung tulay ng tagumpay. Walang nakakarating sa itaas nang hindi muna nagsisimula sa ibaba. Iyan ang pinatunayan ng probinsyanong binata na si RJ Evangelista. Dating palaboy na natira sa ilalim ng isang tulay sa Marikina City. Ngayon, isa ng ganap na negosyante at asensado ang buhay. Tubong Davao del Sur sa Mindanao si RJ. Nagdesisyong lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Iniwan ang pamilya dahil hangad niya ang magandang buhay na kanyang maibibigay. Sa pagod ni RJ sa biyahe nung unang salta sa Metro Manila, nakatulog siya sa isang kainan. At habang naidlip, ninakawan siya ng kawatan. Lahat ng kanyang gamit at perang pinagkatago-tago, nalimas lahat ng magnanakaw. Kala ko lahat, madali lang dito, pero sinubok talaga ako ng tadhana. Hindi naging madali sa akin at naging madamot ang tadhana sa akin. So, sabi ko, ano bang mangyayari sa akin dito? Wala akong pera. Dahil sa nangyari, dinala ng pagod niyang mga paa si RJ sa ilalim ng isang tulay sa Marikina. Dito siya kumanlong at nakisilong. Madulas, mabaho, mainit, madilim. Buhay na kailanman ay hindi niya inakalang kanya pang mararanasan. Nagmistulang palaboy na si RJ. So nakita ko yung mga bata dito. Siyempre wala akong tirahan. So sabi ko, pwede na siguro dito. Kahit labag sa loob ko na matulog dito. Bawat araw, hindi malaman ng binata kung saan kukuha ng pantawid gutom. Pagdaanan ko kasi ay yung nagutom, maghirap. May gusto akong bilhin, hindi ko mabili. May gusto akong pagkain na hindi ko mabili dahil ang hirap talaga ng buhay. Wala nga akong maibigay sa pamilya ko kasi syempre, umaasa din sila sa akin. Walang taong masasandalan, kasabay pa ang pag-aalala niya sa kanyang pamilyang naiwan. Isang gabi, habang namimilipit sa gutom, nakilala niya ang dalawang taong magiging anghel, si Mama Ada at si Ruel. Epek pa naman, kaya lang tulungan. Kikita ko sa kay RJ na talagang hirap din siya sa buhay. Minsan, pagdating nila dito, kinukup po na sila. E ako naman, kababayan ko din siya from Davao. So parang magaan din ang loob ko. Tsaka, dumaan din ako sa ganun eh, na yung buhay na parang nasa ano ka din, hirap. Ang dalawang bagong kaibigan ang nakasama ni RJ sa hirap at pagsubok niya sa buhay sa ilalim ng tulay. Magaganda pa to, matipino ito, magagamit mo to para may pampalit ka. Takot sa tuwing bumabagyo at rumaragasa ang tubig sa ilog. Yung kami sa ilalim ng tulay, Diyos ko, noong lalo na nang bumabagyo, yung panahon ng undoy, naku, Diyos ko, ang mga bahay namin doon sa ilalim ng tulay, wala na. Was out lahat si RJ, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pangamba sa posibleng sakit at masasamang loob sa lugar na hindi siya pamilyar. Kasi hindi ko rin alam yung security. Baka biglaan na lang akong saksakin dyan. Hindi ko rin alam ang mga tao dito sa Manila. So, sabi ko wala akong choice. Hindi ako pwede mag-inerte. Kailangan akong ilaban tong pinuntahan kong lugar.
Pero tulad ng mga poste ng tulay, naging matibay si RJ. Tulay na ito ay nagsilbing sandalan ko sa panahon na pinagkaitan ako ng tadhana. Sa hirap ng buhay, dito ako nakasandal. Kung nakikita niyo po itong gusali na ito, yan po yung nagsilbing sandata ko at sandalan ko para maabot ko yung mga pangarap ko. Sobrang ambisyoso kong tao. Ayokong umuwi sa amin na wala akong napapatunayan. Sa angking kakisigan at talentong mayroon, nakita ng dalawang Becky godmother niya ang potensyal na masabak sa iba't ibang mga raket. Nariyang rumampa, umaura sa pictorial, pati pag-arte sa camera, pinasok din niya. Gumigising na rin madaling araw dati. Gusto niyang puntahan niya kaagad yung mga racket na pangakuan niya na kung magka-pera man siya, miskin na wala na siyang tulog, talagang pupunta at pupunta siya, pursigido talagang siya makaipon. Miski parang sumisisid siya at nalulunod na, pero aahon at aahon siya at lalaban, gusto niyang umahon talaga ng bonggang-bongga sa buhay. Lakas ng loob at diskarte ang kanyang naging puhunan at dito sa ilalim ng tulay niya, lahat natutunan. Ang kapareho ng tulay na ito ay parang sarili ko. Kahit anong unos, kahit anong bagyo, at kahit anong sandamakmak na problema na kayang pumalo sa kanya, ay nakatayo pa rin siya, nakatindig pa rin siya. A Love to Lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Nang muling nakabangon, sinimulan na rin ni RJ bumalik sa kanyang tinapos na propesyon. Sa isang malaking pharmaceutical company sa Singapore, nagtrabaho si RJ. Dito siya natuto ng maraming bagay at mas lumawak pa ang kanyang kaalaman. Lingid kasi sa mga taga-ilalim ng tulay, si RJ ay isang food technologist and formulator. Gumagawa kami ng livelihood training and program sa mga nanay na gustong mag-umpisa ng produkto, lalo na sa mga food supplement na nakakatulong sa kalusugan ng tao. Nagkaroon siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang galing sa paggawa ng mga produkto. Dito niya naisip, ito ang kanyang calling, ang gamitin ang kanyang kakayahan para umasenso sa buhay. Nang makaipon, bumalik siya ng bansa at sinimulang bumuo ng sariling negosyo. Ito ang naging daan niya para siya naman ang maging tulay para makatulong sa ibang nawala ng trabaho. Kabilang sina Jigs, Archie, Miguel at Junric. Sobrang matulungin. Sobrang hindi mo kailangan mangingi sa kanya. Hindi mo kailangan iparamdam sa kanya na kailangan mo siya. Siya ang magsasabi sa iyo na kailangan mo ako, tutulungan kita. Sobrang hangang-hanga po ako sa sobrang sipag po. Sobrang down to earth pa rin niya kahit sobrang laki na niyang tao. Dumating siya sa buhay ko bilang isang blessing na tao. Pero habang abala na si RJ sa pagbuo ng kanyang sariling tulay, patungo sa tagumpay, isang dagok naman sa kanilang pamilya ang sumambulat sa kanya sa gitna ng kanyang pagpupursige. Biglaang naratay ang kanyang mahal na ina at halos naging gulay pa. Sobrang hirap kasi wala kang aasahan kundi sarili mo lang. Nanay mo nakaratay siya sa higaan, tapos wala kang maaasahan kundi ikaw lang. Relatives mo, family mo, wala, all by yourself. Lahat ng posibleng paraan para gumaling ang kanyang nanay, ginawa ng binata. Doble kayod si RJ, maisalba lang ang mahal niyang Mommy Rose. At sa awa ng Diyos, muling nagkamalay at gumaling ang kanyang ina. Ramdam naman ni Mommy Rose ang pagmamahal ng kanyang anak. Maalahan niya sa akin yung may sakit ako, yung nasigasi ako sa motor. Hindi ka makatayo. At ngayon, matapos ang kanyang mga kalbaryo at pagsubok,
Nakilala na rin niya sa wakas ang right person para sa buhay niya. Ang taong tulay niya sa kaligayahan. Na-empower ko siya as a person. Pero kasi talagang yung nakilala ka siya, nandun na yung drive and vision niya and yung gusto niyang makamit na mga goals sa life. Andun na yung Coco na very ambitious and very very striving sa buhay. So, nandun, dumating lang ako sa point na nakilala ko siya. Sabi ko, itong tao na to, parang kailangan niya ng katuwang. Buong pagmamalaki rin, pinasyalan ni RJ ang ilalim ng tulay na naging kanlungan daw niya noon. Masaya niyang binalikan ng lahat ng alaala at mga kaibigang minahal. Master's bedroom namin. Yan po. At saka second master's bedroom, na kwarto ko po mismo. Yan po siya. Yan po. Wala na po. Wala na pong tao dyan. At saka yung toilet and bathroom ko, syempre dyan. Ang laki, di ba? Ito ang espesyal na lugar na habang buhay niyang hindi kinakalimutan. Lugar kung saan niya nakita ang realidad ng buhay at pinaghugutan niya ng inspirasyon. Sino ang mag-aakala na ang dating nasa ilalim ng tulay na puno ng lungkot at kahirapan? Siya na ngayon ang nasa ibabaw para lingunin ng mga nasa laylayan at maging tulay din para sa kaginhawaan ng mga taong nangangarap ding guminhaw at yumaman. Lahat naman ng tao may opportunity. Kailangan mo lang itong trabahuin. Huwag mo tigilan hanggat di mo nakakamit yung vision mo sa buhay. At naniniwala ako, lahat ng tao may purpose sa mundong ito. Para kay RJ, kung ano man ang tinatamasa niya ngayong tagumpay at karangyaan, ito'y bunga ng kanyang pagsisikap at kagustuhang umangat. Pero naniniwala rin siya na ibinigay ito ng may kapal, hindi para solohin o angkinin, kundi ipamahagi at gawing daan para makatulong sila sa pagbabago rin ng buhay ng iba. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto. Dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad. Proven and tested. Skin Pro.